ayun, ayun, si Queen MJ pumasok sa 7-Eleven. Ang puti na, ano kung yung dala niya supot? Ano kaya yan? Ano yan, Kuya MJ? Tinitiri lang pala ito dito, ha? Mura lang pala. Ano yan? Redo. Ang puti, Redo siya binili mo. Sa pangatlong pagkakataon, nakasalubong ko na naman sa daan si Kuya MJ. Kung naalala nyo, siya yung nag-trending na binigyan ko ng pambili ng pagkain pero alak ang binili. At ngayon, sa di inasahan, nakita ko na naman siya. Mukhang wala sa sarili at parang nabugbog dahil namamaga ang kanyang kanang mata. At buti na lang, may dala akong pagkain at tubig kaya pinakain ko muna siya. Pero humirit ulit, wala daw siyang pera. Kaya binigyan ko siya ng 200 pesos para may pambili ulit siya ng pagkain. Kaya lang, naalala ko meron pala akong nakita na 7-Eleven sa bandang dulo na paborito niyang binibilhan ng vitamins niya na Red Horse. Kaya ito sinundan ko at baka ibili na naman niya ng alak. So ayan po, susundan natin si Kuya MJ kasi binigyan ko siya ng 200. Sabi ko, huwag niyang ibili ng alak. Ayan, susundan ko po si Kuya MJ kung anong gagawin niya. Kasi baka mamaya alak na naman yung bibili niya. Sayang lang yung binigay natin. Ay, nakakaawa din yung kalagayan ni Kuya MJ. Kasi parang kapag kinausap mo naman siya, nakakatuwa siyang kausap eh. Maayos siyang kausap. Kaya lang, nasasaktan na siya ng ibang tao kasi yung ginagawa niya, sinabi niya sa akin na ginagawa niya pala, kapag hindi siya binibigyan, nananabunot o nababato, nananakit ng ibang tao. Kapag hindi ako nabibigyan ng tao sa Santa Rosa ng pera, sinasabunutan ko yung mga tao sa Santa Rosa. Ah, sinasabunutan mo pag hindi ka binibigyan ng pera? Eh paano naman pala hindi siya sasaktan kasi ganun pala yung ginagawa niya. So nakakaawa din naman yung kalagayan niya. Kaya lang kung ganun ang gagawin niya, eh talagang masasaktan talaga siya. So ngayon na susundan natin kung siya saan pupunta. Baka mamaya ialak na naman yung bibilhin niya. Distansya muna tayo para hindi siya makahalata na sinusundan natin. So ayun na siya, nasa malayo na siya. So ayun na, may nakikita ko 7-Eleven. Titingnan ko, baka mamaya pumasok na naman siya dyan at saka bibili ng alak. A few moments later. Ayun, si Queen MJ pumasok sa 7-Eleven. Yung dala niya kaninang parang supot, iniwan niya dito. Ano kaya ang bibili niya? Baka mamaya alak na naman. So mamaya hintayin natin siya makalabas kung ano yung bibili niya doon sa binigay natin pera. Ano kaya yung dala niya supot? Ano kaya yan? Ano yan, Kuya MJ? Tinitiri lang pala ito dito. Ha? Mura lang pala. Ano yan? Redo. Redo siya binili mo. Kaya pala sabi ko pumasok ko sa ano. Sige na, inumin mo na yan. Red Horse yung binili. Sabi na nga eh. Pero ano kayo, mag-iinom yan dito. Tingnan yung binili mo, Kuya MJ. Red Horse. Mukhang masaya ka, Kuya MJ, ah. Tapos may itong pera pa. Tapos may pera ka pa. Madami pera pala. Binabigay sa akin sa loob sa car. Tapos binigyan pa kita. Kasi may dami na nung pambili ng radars ni Kuya MJ. Hinap pala ni Kanibene yung binigyan ng pera kasi binibili ng alak. Ba't parang nangayayat ka, Kuya MJ? Ano nangyari sa'yo? Pinapakain na rin po eh. Ha? Gabi ang pangalan namin po. Eh paano yata? Binibili mo ng redors eh. Oo, nagkagalit si John. Ha? Nagkagalit si John. Eh paano? Oo, ayan o. Lahat ng mga binibigay sa'yo. Baka alak mo lang binibili mo. Paano ka papakainin ng nanay mo? Saan mo ngayon dadalhin yan? Sa amin na. Inumin ko na. Ha? Sa amin na. Inumin ko na. Ah, doon mo lang dadalhin sa inyo? Oo. Inumin mo yan doon? Oo. Tapos nilipay pa ako sa ako.
May pera ka pa dyan? Oo, mga ano, 80. Apat na 20. Buti ka pa, ang dami yung pera. Marami sa akin na pagkain sa kapulang. Ay, paano siguro? Sinasapos, pinipersa mo silang hingian, kaya binibigyan ka. Oo, pinipersa ko sila. Pinipersa mo, sinasabunutan mo kapag ano, pag hindi nagbigay. Ay nako, kawawa naman yung mga hinihingian mo. O sige na. Kasi hindi naman kita pwede pigilan. Kaligayahan mo yan eh. O basta mag-ingat ka, pero hindi ha. Mag-ingat ka ha. Saan ka pumunta ngayon? Uwi na ako. Saan ka uwi? Ito na sa Carmona. O sige na, ingat ka ha. Okay, ano naman yan? Gamit ko. Sa Carmona. Noon, sa Carmona nga. So, sa nung nakita kita dati, nung binigyan kitang pera din. Basta susunod kapag nakita kita ulit, bigyan kita pera ha. Saan babae mo doon? Doon lang, sa may Petron. Sa may Petron? Oo. Oh, sige na ha. Saan Petron? Doon sa Maduya. Maduya? Oo. Oh. Sige ha. Oh, sige na, ingat na kasi nagmamadali ako ha. Tutulog ka na doon? Oo. Oh. Oh, sige na ha. Basta punta ka madalas doon sa Carmona ha. Oo. Oh. Oh, sige na. So yan, si KMJ ha. So hindi naman natin pwedeng pagalitan to at ano at pagbawalan kasi kaligayahan niya naman po ito. So lahat naman tayo ay may mga kanya-kanyang kaligayahan na pwede natin gawin. So hayaan na lang natin siya, diyan siya masaya eh. So ayan na, MJ, bye na. Anong oras na pa? Ha? Anong oras na? Ano na? Alas 10. Uwi ka na nga kasi yung namamaga yung mata mo. Bakit? Ilang lalaki yung sumuntok sa'yo? Dalawa. Dalawang lalaki? Ay, susunod-sunod. Huwag ka na mamimersa. Huwag ka na mamimersa na mananakit ka pag hindi ka binibigyan ha. Oo. Sige na, bye-bye na. Bye-bye na. Natawa ni KMD oh. Pagtuwa sa akin daw sa labi niyo. Model ng Red Horse si Kuya MG, oh.